Hi, ako po si John Vincent S. Poblete, 19 years old, panganay sa apat na magkakapatid. Ako ang pinakamataba at matakaw sa amin. Si Jerwin naman matakaw din pero hindi tumataba. Si Junior naman ay sobrang mahihain, hindi pong kalumang first time niyo palang magkakilala. At si Chokoy naman ang bunsong bibo na sobrang kunin. Minsan lang kami magsama-sama pero once na magsama-sama kami, asahan niyo ang gulo dahi. May magkaasaran, tapos magkakapikunan, at may kampihan, minsan takampi ko si Chokoy, yung aming bunso. At magkakampi naman si Jerwin yung pangalawa, at si Junior yung pangatlo. Pero kahit ganun man kami, nagmamahalan kami. Kung mapapansin po ninyo, wala po dito yung mga kapatid ko. Hindi ko po sila magsasama sa video ko, kasi magkakayuwalay po kami. Silang tatlo lang po yung magkakasama dun sa Pampanga, ako lang po yung naiwalay sa kanila. Nakakalungkot lang po kasi dito sana silang magbabakasyon ngayon, kaso hindi po natuloy. Gawa nga po na meron tayong COVID na pandemic na kinakaharap sa ngayon. Then, nakakamiss din po pala kahit na lagi kaming nag-aasaran, then may napipiko, nag-aaway. Nakakamiss din kasi malayo. Ang layo mo sa kanila. Yan, wala kang kalaro, wala kang kaasaran. Kaya yung ginagawa ko na nandito sa bahay is para maano man lang yung sarili ko, malibang man ang sarili ko, is nagtitiktok lang ako araw-araw. So kapag every time na magpipilm ako ng TikTok, kukunin ko lang yung stand, tapos inalagay ko sa terrace namin, tapos i-set up ko lang yung camera. Doon ako nagtitiktok kasi maganda yung spotlight niya. Wala akong pake! Every time na magti-TikTok ako, lalo na kapag nakagain ako ng followers, ng hearts, tas magagandang comments, pero hindi talaga natin maiiwasan yung mga basher, lalo na sa akin. Sasabihin talaga nila sa akin, ang taba mo, ang pangit mo, ang itim mo, walang matabang TikToker na sumisika. Sa kapag every time akong nagpo-post ako sa aking story, sa my name, sasabihin talaga ng mga iba kong FB friends, ba't puro ka TikTok? Saka may pera bang kinikita dyan? Ang reply ko lang sa kanila. Kahit hindi ako kumikita ng pera dito, basta dito ako masaya at nakapagpasaya ako ng ibang tao. Kaya dito ako. Pero sobrang thankful ko pa rin po kay God kasi kahit na broken family kami, is sobrang swerte pa rin namin na si Mimi yung naging nanay namin. Na si Mimi yung naging magulang namin. Kasi kahit na single mom lang siya, nataguyod niya kaming apat na magkakapatid. Napagtapos niya ako ng senior high school, napagtapos niya rin si Jerwin ng junior high school, tapos yung kapatid kong si Junior ng elementary school. Sobrang thankful talaga namin kay Mimi kasi lahat ng gusto namin nabibigay niya. Kahit alam namin na pagod na siya, kahit sobrang pasukay namin apat na magkakapatid. The best talaga siya. Kaya alam ko mapapanood niya to. Kasi ako nagsasabi sa kanya. Nahiya kasi ako mag-open up if may problem man ako sa school. Kasi ayoko na tumagtag sa problema niya. Kasi sobrang thankful ko po talaga kasi siya po yung naging Mimi namin. I love you, me. Lahat ng ito para sa iyo. Lahat ng pinagpaguran mo, papalitan namin yan. I love you.